Ang pangalan ko po ay Jomel. Nais ko lang po magbahagi ng kwento. Karanasan ko po ito noong nagbabantay pa ako sa lola ko na may sakit. January 2006, bumiyahe po ako papuntang Rizal. Nagboluntaryo po akong alagaan ng lola ko. Matanda na rin kasi siya noon. Halos lahat ng anak niya may trabaho na kaya hindi siya maasikaso. Yung pinsan ko naman na si Lawrence, hindi rin naman maaasahan. Wala naman kasing alam sa pag-aalaga yon. At dahil wala naman akong trabaho noon at gusto ko rin magpahinga. At syempre mahal ko rin ang lola ko, nagpresenta na ako. Tatlong bahay na magkakadikit ang pagmamayari ng lola ko doon. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero may kaya naman po kahit papaano yung angkan namin. Lalo na po sa side ng lola ko. Yung gitna ng bahay po, doon mismo nakitira ang lola ko. Tapos yung magkabilang gilid naman sa mga anak niya. Nakakatampo nga eh. Kasi nanay ko lang yung hindi napamahagian ng bahay. Pero kahit na ganun, masaya ko pa rin inalagaan ang lola ko. Paborito ko po kasi talaga ang mga matatanda. Tapos syempre lola ko pa. Unang linggo ng January, namamaya pa ako noon. Hindi ako makatulog. Kahit anong gawin kong pagpapaantok, hindi talaga ako dinadalaw. Bukod kasi sa hindi ako sanay sa bahay, nakakatakot pa yung mga santo sa loob ng bahay. Nung time kasi na yun, sa sala pa ako natutulog. Hindi pa kasi malinis-linis ang kwarto ko, wala kasing gagawa. Habang nasa sala ako, pakaramdam ko noon, parang may nakatingin sa akin. Lalong-lalo na yung mga asanto, para bang tinitingnan talaga ako. Sa tinglilingon ako, laging may nakaharap na santo na para bang may buhay. Iniisip ko na nga lang, baka paranoid lang ako. Kasi baguhan pa ako sa bahay ni Lola, kung ano-ano pang iniisip ko. Isang bandang alas 3 po ng madaling araw noon, nagising ako. Narinig ko kasi na parang may kumalabog sa kwarto ni Lola. Madali naman ako tumakbo papunta doon. Pagbukas ko pa lang ng pinto, umalingaso agad yung amoy ng panghe. Natapon pala yung arinola ni Lola sa sahig. Gusto niya lang daw umihi, pero napakan niya raw. Wala naman akong nagawa. Nakay ko si Lola papuntang banyo. Habang pababa na kami ng hangdan, ewan ko ba, nakaramdam ako ng pananayoy ng balahibo noon. Hindi ko alam kung bakit, pero para talagang may malinong oras na yun. Nang makarating kami ng banyo, hinayaan ko na si Lola sa loob. Ang sabi niya kasi, kaya naman daw niyang umupo sa inodoro. Nasa labas lang ako noon. Naghihintay sa kanya. Nakaasandal ako sa pader. Maya-maya, napatingin ako sa may sala. Akala ko nung una, namamalikmata lang ako. Pero, meron kasi ako nakikitang lalaki na itim na matangkad. Grabe po yung tangkad niya. Mga 7 putar yata. Halos maabot na ng ulo niya yung kisame. Umiling-iling pa ako sa pagbabak sakaling mawala siya. Pero, nakatayo lang siya doon sa gilid ng ibaba ng hagdan. Sinubukan kong lumapit ng kaunti. Pero hindi ko na maaninagin yung mukha niya. Basta, mahaba yung hita niya mga kapanset. Tapos para siyang may hood. Maya-maya, tinawag na ako ni Lola. Napalingon niya ako kay Lola. Pero agad ko din naman binalik doon sa nakita ko. Ang kaso, nawala siya. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Paglabas ni Lola ng banyo, bigla siya nagsalita na labis kong ipinagtaka. Ang sabi niya sa akin, kung nakikita ko raw yung nilalang na yon, isa na rin daw ako sa nakakaalam na malapit na siyang mawala. Lungkot at kaba ang naramdaman ko noon. Kita ko sa mga mata ng lola ko na parang namamaalam na siya. Hindi ko na lang pinansin si Lola. Pinagbalagay ko na baka kapag matanda, ganun na talaga kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Tsaka baka naalimpungatan lang. Pagkatapos kong malinis ang natapon na ihi sa kwarto ni Lola, bumalik na ako ng sala para subukang muling matulog. Tingin ako ng tingin sa hagdanan, pero hindi ko na muling nakita pa yung misteryosong nilalang. Ilang araw ang nakalipas, tinakbo namin si Lola sa ospital. Ang sabi ng doktor, wala naman daw sakit si Lola. Malusog yung katawan niya. Ang kaso, yun na yung huli niyang sandali. Namatay si Lola dahil na rin daw sa siguro sa katandaan.
Hindi ka anong masakit sa aming lahat dahil parang tanggap na namin bago pa man mangyari. Matanda na rin naman ang lola. Para sa amin, ang mahalaga, makakapagpahinga na ang lola. Bago iburol si lola, nagkaroon pa kami ng problema. Hinahanap kasi namin yung pustiso ni lola na mamahalin. Wala kasi sa bibig niya nang mamatay siya. Ang bilin pa naman sa amin ni lola, kapag namatay daw siya at kapag ibaburol na, dapat suot na daw yon para daw maganda siya. Dahil doon, dalawang araw na nasa morgue si lola. Ayaw kasing pumayag nila mama na iburol siya ng walang pustiso. Pero sila Tito Agman, sinabing iburol na daw. Nagkaroon pa ng konting pagtatalo. Pero nasunod po si Tito Agman noon. Martes po ng gabi, dumating ang labi ni lola sa bahay niya. Unang gabi ng lamay, halos kompleto yung mga kamag-anak namin. Naglatag lang ng malaking tent sa labas at tolda. Habang nasa labas silang lahat, pinigmas din ko yung mukha ni lola sa sala. Ewan pero parang nakasimangot siya. Naisip ko nga nun, sino ba naman kasing hindi magagalit? Kung yung paborito mong pustiso, nawawala pa. Sinubukan kong hanapin yung pustiso sa loob ng kwarto ni lola. Nakakailang minuto na ako pero wala talaga akong makita. Hindi ko alam kung saan ko talaga hanapin yun. Huling kita ko kasi sa pustiso na yun, nasa bibig niya eh. Hindi ko alam kung papaalong nawala. Habang nasa kwarto ako, nakarinig ako ng kalabog. Napalingon nga ako sa paligid. Napansin ko naman na yung upuan na nasa gilid ng aparador, parang nakausog ata. Nagbiro pa nga ako noon. Kako, lola, huwag yun naman po akong takutin. Hinahanap ko lang po yung pustiso nyo para maganda kayo. Inayos ko yung upuan. Kaso, bigla na lang yung umusog ulit. Kitang kita ko po yun. Hindi ako pwedeng maduling noon. Dilat na dilat yung mata ko eh. Natakot ako. Pero pinilit ko na lang na kumilos ng normal. Patay mali siya lang. Pakaramdam ko talaga galit si lola. Kasi nga nawawala yung pustiso niya. Napakamahal pa naman noon. Mas mahal pa yun sa mga kwintas na suot ni Tito Agman. At dahil hindi na ako nakatiis, kinuwento ko kina mama at papa ang nangyari. Sinabi rin nila yun sa mga kamag-anak namin. Kaya talaga nung gabing yun, pilit nilang hinanap ang pustiso. Natakot sila sa posibilidad na hindi matahimik si lola. Ang lola pa naman namin na yun, napakabait. Pero pag nagtampo, lintsak, yari kaming lahat. Ikalawang gabi ng lamay ni lola, hindi pa rin matagpuan ang pustiso. Mas maraming dumalo na bisita nung gabing yun. Kaming dalawa ng pinsan kong si Lawrence. Naglililis lang kaming dalawa sa kwarto ni lola. Maya-maya, ewan ko, pero para po nagparamdam si lola. Si Lawrence kasi, biglang umaray. Sabi niya, meron doon humila sa patilya niya. Pagtingin namin ng salamin, hayop, nakita namin yung bakat ng kamay na parang kamay ni lola. Naglakas loob nga ako noon. Inausap ko si lola. Sabi ko, lola, huwag niyo naman pong saktan si Lawrence. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Pero ang lola, hindi tumitigil. May kurot pang natanggap si Lawrence sa hita niya. Kitang kita ko yung pagkapula ng kurot na yon. Dahil nababahala na ako na baka kung anong mangyari kay Lawrence, naisipan ko na lang na hilahin siya palabas ng kwartong yon. Nang malaman naman ni Tito Agman yung nangyari sa anak niya, nakaisip na siya magpadasal sa bahay ni lola. Gusto rin naming malaman kung ano ba talagang kinagagalit ni lola. Kasi parang ang labo na dahil lang sa pustiso. Nagkakaganon siya. Eh, patay na naman siya eh. Yun po yung sabi ng ibang kamag-anak namin ha. Pero ako, syempre, kung iisipin mo, pustiso na nga lang, bakit pa mawala pa? Yung parents ko, nagsuggest na kumonsulta sa paranormal expert. Pero tinanggahan yun ni Tito Agman. Siya kasi ang panganay eh. Kaya bida-bida palagi. Ang sabi niya, baka raw lalong magalit ang nanay nila kapag nakailan pa yung paranormal expert. At dahil nga panganay si Tito Agman, walang nagawa ang nanay ko. Pati yung iba pa nilang kapatid. Si Tito Agman na naman yung nasunod. Sa ikatlong gabi ng lamay ni Lola, dito lumas tumala ang sitwasyon. Kami-kami magkakamag-anak lang ang nasa bahay noon.
Habang naglalaro sila ng baraha, bigla na lang pumutok ang ilaw. Dumilim tuloy sa burulan. Nagsindi na lang kami ng kandila ng mga sandaling yun. Natahimik kaming lahat at ramdam ko ang takot sa kanila. Paglipot ko ng tingin sa likod ng kabaong ni Lola, nakita ko siya doon. Kasama niya yung misteryosong nilalang na napakahaba ang binte. Tinuon ko yung attention ko sa ibang direksyon. Pagtingin ko ulit doon, wala na sila Lola. Kinalapit ko si Lawrence kung nakita niya rin ba yung nakita ko. Pero umiling siya. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat. Yung mga upuan kasi na pinagpatong-patong, bigla po nagtumbahan. Dito pa kami nabigla. Bigla rin kasing sumarado yung kabaong ni Lola. Kitang-kita ko nga yung reaksyon ni Tito Agma noon. Hindi siya mapakali. Sobrang kabado siya. Pero kami namang lahat, ganun din. Takot na takot din talaga kami. Ilang sandali lang, biglang tumayo si Tita Apple. Siya ang pinakabata sa magkakapatid. Galit siya nagtanong sa aming lahat kung sino ba talaga ang nagnakaw ng pustiso. Malakas kasi ang kutob naming lahat na kaya hindi makatawid si Lola eh dahil nga doon sa pustiso niya. Walang umamin, walang nagsalita, lahat tahimik lang. Lumipas po yung mga oras, bandang madaling araw. Konti na lang po kami sa lamayan. Napansin ko na pumasok sa loob ng bahay si Tito Agman. Sinundin ko siya sa loob. Pumasok siya sa kwarto ni Lola. Ewan ko pero para siyang may binubulong sa larawan ni Lola. Hindi ko alam kung ano yon. Basta sa kilos niya, para siyang napapalisa. Umalis na lang ako noon. Hinayaan ko na lang siya. Ayokong makita niya akong sinusundan siya. Yari ako doon. Nakakatakot pa ng mga magalit yon. Ikalimang gabi ng lamay ni Lola. Nagkasakit po si Lawrence. Dito na mas naging tulero si Tito Agman. Nagtatrabaho siya sa klinik pero parang hindi niya alam ang gagawin niya. Ang taas kasi ng lagnat ng pinsan kong yon. Kami-kami na lang nila mama yung umasikaso sa kanya. Nang medyo bumaba na ang lagnat niya, sinabi ni Lawrence na galit na galit daw si Lola. Sa panaginip niya raw, nakausap niya raw si Lola. At doon, nalaman niya kung sino talaga ang nagnakaw ng pustiso. Hindi na muna sinabi ni Lauren sa amin kung sino. Ang gusto niya kasi, kusang umamin kung sino ang nagnakaw ng pustiso. Bukod doon, hindi kasi ang gustong mangyari ni Lola. Nung gabing yun, huling lamay na po ni Lola. Ewan ko nga, pero expected ko na talagang may mangyayaring kakaiba nung gabing yun. Alam ko naman na si Lola lang yun. Pero siyempre, hindi ko pa rin maiwasan na hindi ka barat matakot. Pero sa loob-loob ko, para ako na-excite na ewan. Sabi ko nga, maganda ang mangyayari nung gabing yun. Nakilala Lawrence ako nung sandaling yun. Ako ang nag-aasikaso yun sa walang katao-tao sa kanila. Magkausap lang kami ni Lawrence noon. Maging siya pala, nakita niya na rin yung matangkad na nilalang nakasama ni Lola. Sinasabi niya lang daw na hindi. Kasi nga, nagpapatay mali siya. Nakakatakot daw kasi. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, bigla na lang tumirik yung mata ni Lawrence. Yung mga ilaw, nagpatay sindirin. Nataranta naman ako. Takbo ako sa labas. Tinawag ko silang lahat na nasa lamayan. Unang pumasok si Tito Agman. Anak niya yun eh. Ramdam na ramdam talaga namin yung kakaibang presensyang nasa loob ng kwarto. Nalalamig kaming lahat. Grabe si Lola nun. Talagang hindi siya titigil hanggat walang umaamin sa amin. Gusto niya talagang umamin na yung magnanakaw ng pustiso. Hindi tumigil ang pagtirik ng mata ni Lawrence. At dahil dun, nagsalita si Tito Agman. Nay, oo na. Isa sa uli ko na yung pustiso ninyo. Hayaan niyo ng anak ko. Hangapan niyo si Lawrence. Wala siya kasalanan, nay. Patawarin niyo ako. Pagsabi niyang yun, umayos na ang ilaw. Umayos na rin yung pagtirik ng mata ni Lawrence. Sinabi ni Tito na siyang araw yung nagnako ng pustiso. Kailangan na rin kasi ng pera. Nalaman namin na nalulong pala sa sugal si Tito. Nagkanda utang-utang. Balak niya rin ibenta yung pustiso sa mga kolektor. Nilabas si Tito Agman yung pustiso na itinago at binalot niya sa lumang damit. Kinuha niya rin yung pustiso ni Lola habang natutulog ito.
Dahil doon, galit na galit yung magkakapatid sa ginawa ni Tito Agman. Yung iba nga ay gustong ipakulong, pero dahil kapatid naman doon nila at ayaw na ng gulo, pinabayaan na lang. Kinuha ni Mama ang Pustiso kay Tito at nang ililibing na si Lola, isinama nila ang Pustiso sa loob ng kabaong. Isinuot mismo ito kay Lola at doon nakita naming umaliwalas na ang mukha ni Lola. Kumanda na ulit siya. Ang ganda ng ngiti niya. Mula nang aminin ni Tito Agman yung masamang ginawa niya, naging magaan na rin yung bahay. Palagay namin nun, nakatawid na si Lola. Samantala, yung utang naman ni Tito, pinagtulungan ng mga magkakapatid na pag-abagan. Nabayaran naman nilang lahat. Hingi ng pasensya si Tito nun. Nahihiya raw kasi siya. Siya raw kasi ang panganay tapos siya pa yung naging pasaway. Kaya yun na lang yung nagawa niya. Kahit naman medyo may sad si Tito, mabait yun. Malaki rin yung iturong niya sa amin dati, lalo na nung nangangailangan kami ng pera. Dati kasi siya rin yung breadwinner ng pamilya nila. Siguro nagbago lang noong nalulong sa sugal, kaya siguro nagkaganyan. Sa kwento kong to, sana may napulot kayong aral. Lagi niyong tatandaan, ang pamilya, mahalin niyo yan. Dahil sa huli, kayo-kayo lang din ang magtutulungan. Wala lang iba pa. Salamat na lang din sa Pustiso ni Lola. Kahit nagkaganon, yung magkakapatid, nagkaayos-ayos, tapos mas naging close. Si Lola talaga kahit kailan, ang galing gumawa ng paraan. Kung naririnig mo man ito, Lola, miss ko na po kayo. I love you po. Sana po nasa maayos ko yung kalagayan kasama po ni Lolo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Marami pong salamat. Ingat po tayong lahat. Hello guys, mabilis ang shoutout po, pero bago yan, guys, sa mga sumali po nung Christmas season giveaways po natin, try nyo pong, kung alam nyo sumali kayo kung alam nyo pong nag-entry kayo, check nyo po yung mga Facebook Messenger nyo, baka nag-chat ako sa inyo, baka kayo po yung napili, tignan nyo kung kayo yung isa kayo sa mga nanalo at nangingi po ako ng details ninyo. Baka, yung iba kasi may mga nag-reply sa po sa panghingi ko ng details nila. Kung kayo ba ay nanalo ng hoodies, t-shirt, or cash. Yun nga po, kung napili ko po kayo, chinat ko po kayo kasi yung iba po nagbigay na, yung iba hindi pa. Kaya if ever na alam nyong sumali kayo, check nyo po yung Facebook Messenger nyo. Yung mga message request po, baka isa na po ako sa mga nag-chat sa inyo, okay? So kung hinintay ko po kasi mag-reply yung iba at kompleto na, pamimigay na po natin yung mga prizes ninyo. Anyway, shoutout na po tayo. Maria Mari, Lady Rain, by the way, mula to sa kwento natin kahapon, Higanti kay Kapitan. Bel Guevara, Edelin Tupas, Babay Iswayko, Azail o Azile Gumban, El Camor Panzo, Chiang Mai Park, Shirley Carillo, Red Rose of England, John Reynolds Sakate, Maika Osorio, Excuse me ulit. Candy Omalde, Yans Busula, Christy Bohatin. Guys, pasensya na rin na sa mga nagdaang kwento kung pangit yung recording kasi medyo sinisipon pa rin na content na ako. Ayun, sipon-sipon. Alex Friles Abitot, Jelaisa Tindugan, Jace Reyes, Neneng in Dubai, Imelda Reyes, Victor Toriano Lohero, member natin yan. Uy, shoutout daw. Hi po Sir Paul, pa-shoutout po kay Miss Dimple Sumi. Uy, Miss Dimple Sumi, oh.
Aray, ba talaga si Miss Dimple Siumi? Daming admirers. Mr. Ace, May Hortilano, Sheila Armagueña, John Hits, Lady Warrior si Rach, Shivana May 15. Siyempre wala nang iba ba, sino pa ba si Miss Dimple Siumi na laging first sa mga kwento natin? Thank you, ma'am. Rebecca Vicente, good evening po Sir Paul, baka naman po pwede mahingi contact o FB ni Mang Kanor, may kailangan lang po Sir Paul, salamat po. Sorry po, pero hindi po ako allowed na magbigay ng details regarding kay Mang Kanor base po sa pag-uusap namin at sa parang let's say mini contract. Mang Kanor wants to stay incognito, kumbaga ayaw niyang mabasag ang kanyang pananahimik sa mundo for some reasons, kaya ayahin na lang po natin siya. Tsaka retired na yon, kung manghihingi ka man ng tulong, wala na, hindi nakakayanin ng mga kalor. Ang kwento niya ay noong mga nakaraang pa, ngayon ay nagbabahagi na lang siya. Kaya try niyo po maghanap ng ibang magaling na kung ano man po yung kailangan niya, okay? Laydrain, magandang buhay sa lahat. Hello po Sir Paul, sa mga gwapo at magagandang listener. Sumayin nyo ang kapayapaan. Yan, PCB video din po. Okay, yun lang po muna ang shoutout at kwento natin sa araw na ito. Muli guys, kung alam nyong sumali kayo sa ating Christmas season giveaways, hoodie, t-shirt at cash, Gcash ha. Tingnan nyo po yung mga message request nyo. Baka isa na po kayo sa mga napili. At baka na-chat ko na kayo. Hindi nyo lang po na siguro nabasa. Okay? Yun lang guys. Maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawang supportang... Sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Pasensya po at pasunod-sunod ng shoutout. At mahirap pa rin ang schedule. Bukod doon, sipon-sipon. Yun lang guys. Maraming salamat po. Mac, Pancit, out.